of Eagles, good afternoon. Good afternoon. Oh, hapit na ginang atong fellowship. My inspirational message for this afternoon, I would like to congratulate to the Davao Region 10 all club club members. Palakpakan natin sila be. Sa sinabi ko pa, ang pakanan nito, si Kuya Nico Campuridondo, is just a kwentuhan lang, talakayang agila, and now, ito na, nangyari na. Congratulations po to our beloved Governor Kuya Raki for chartering a new region. It is our pride and legacy that we chartered the new region from 5 to 10. Ah, double, no? Times 2. No? To all President and Assemblyman, and let us continue to support Kuya Governor Gilby Pulido, his leadership and being our governor, your governor of the Region 10. To all club member, mga kuya and ate, let's also continue to support our president. Ayaw yun ninyo kalimti na suportahan ang ito ang mga mata presidente, and especially to our club and club activities, especially to our club family, no? Hindi natin yan pababayaan. Let's continue to helping one another, unite, and in one direction. Don't let our differences create division, mga kuya. Yes, marami tayong differences, pero we are here, mga kuya, Binanigel, we are here to complete, not to compete. Tandaan nyo yan. Iba-iba nga ito ang mga ideas, iba-iba itong status, pero pag sinagsama-sama natin yan, we are strong eagle, no? And ipagpatuloy natin, especially ang communication. Kaya tayo may mga GMM monthly, attend your GMM, no? Deal lang sa communication. Ano ito? Ilang siba ito? Anim ata ito? May coordination. Communication, coordination, and then cooperation, then collaboration, magkaroon ng completeness, ang impact natin is the community. Puro ito, ko. It's been, being an eagle, we share also our talent, time, and treasure. Tandaan nyo yan, mga kuya. Attend kayo. Kahit na yung time nyo lang ibigay nyo sa Eagle. O yan ang pinagpasukan natin dito. Time na mag-attend kayo to listen and to support the group, no? Your club, your region. Then if you have talent, share it to your club. No? Kasi iba-iba tayong talent. Kung may mas magaling sa engineering, may magaling rin sa field sa medicine, may field naman dito sa electrical o ano pa ba yan. So, business. So, we share it. And especially, dito sa Aguila, the treasure. Kaya, sige lang tabunod dire. Kaya yan ang ating ipasukan dito at pinagsumpaan natin, mga kuya, na why we join the Eagle. Because you have a purpose in this life. Alam nyo na dumadaan lang tayo nitong mundong ito. At nandito tayo para makatulong. No? Makatulong sa ating kapwa, Eagles, and especially to the community, especially yung mga less fortunate. Kaya ipagpatuloy natin, being Davao Region 10, pagpatuloy nyo yung ating adhikain na magtulong. Being an eagle, you are so blessed. Why? Nakakilalan tayo at nakilala namin kayo. We are so blessed, no? Nakikilala natin yung ang ating ngayong speaker, no? A keynote speaker, buyaw kayo ni, no? Kaya don't stop there na you are blessed.
but you are also a blessing. Kaya dito sa world na ito, meron tayong tinatawag na spiritual realm at saka worldly realm. Kung titingnan natin ngayon na kung tayo ay, kung dito lang tayo nagtitingin sa mundong ito, pag tayo ay namimigay, tayo ay nauubusan, tama? Pero meron tayong divine power. Na the more we give, ano yun? The more we give? Yes, the more we receive. Yan ang ano. Sabi pa dito sa Proverbs 11:24, the world of the generous gets larger and larger, and the world of the stingy gets smaller and smaller. Yes, totoo yan, kuya. Maging maniniwala ka man sa Panginoon o hindi, applicable ito because this is a natural law. It's like a gravity. Now when you throw it up, may bababa. Kaya nakita natin itong ating gobernador ngayon, si Kuya Gilby Pulido. Ako saludong-saludo talaga ako. Palakpakan natin si Kuya Gilby. Okay? Because itong idol ko talaga sa generosity. Wag yung makapukong ani, si Iranik. Panghata, kukubang pa, pero tanawa na pobre ba? Mas lalang ni Dato. Totoo yan. Kasi yun ang sabi ng Biblia, no? Pero yung mga kuya natin na halos hindi makalabas ang pera sa bulsa nila, tingnan mo, yung pang nakakubusan yun na nawawala sa ating organization. Yes, totoo yan mga kuya. Hindi ko yan sabi, sabi yan ang ating Word of God, no? The world of the generous gets larger and larger, and the world of the stingy gets smaller and smaller. Pero may pinakasikreto nito. When you give, give it to the Lord. Kasi dito sa atin, while we are giving, para hindi masayang, you plant it to the Lord. Kasi may sowing and reaping tayo eh. Kaya ngayon, it is, lagyan lang natin kunting faith para hindi masayang. Kasi sabi pa sa ating Word of God, no, sa Bible, na ang impact nito, ang benefit nito, hindi lang sa'yo, but to the next and to the next generation. Okay? Hindi lang 30, 60, but 100 folds. Kaya, when we give mga kuya, hindi tayo dapat, ano, kanang manghina ba? But we give cheerfully, no, wow, ito, ang aani nito, ang aking anak, at saka aking kaapuhan, no? So, ganyan tayo, kuya, because, yun na nga, we are in this world to become a partner of God. O kanya ako, nisulod ko nga ng agila because na ay Deo et Patria, to love God and country. Sakita mo ka naman kanina before natin...